Kumusta mga kabarkada? Ayan, nagbabalik na naman tayo para sa isang tutorial video. At sa video ito, ituturo tatalakayin natin paano ba mag-set ng Premiere sa YouTube gamit ang ating Android phone. This is a full tutorial guys, pero sinimplihan lang natin para madali natin maintindihan. And sana samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to. Tapusin nyo kasi alam ko may matututunan kayo. So, umpisahan natin yan guys after ng intro. So yun guys, umpisahan natin. Ang ginagawa ko, ina-upload ko muna siya sa YouTube directly as private. At pag kumpleto na siya, saka ko siya ini-edit sa YouTube Studio as Premiere, or saka ko siya siniset. So yan, upload muna natin siya as private. Yan. So hintayin lang natin na makompleto yung proseso, ma-uploaded siya, and ready to watch na yung video bago tayo mag-proceed sa ating YouTube Studio. Mas madali ito guys compare sa YouTube Studio na tayo dumiretso kasi mas konti yung proseso dito. Ayan, makikita nyo, at kung kayo mismo nagsiset na kayo ng Premiere, makikita nyo kung ano yung diferensya. So ayan guys, 91%, 92%, ayan, still counting, and malapit na. So ayan, complete na, ready to watch na. So proceed tayo guys sa YouTube Studio. So, punta tayo sa YouTube Studio via Chrome. Yeah. Chrome. And then, i-search lang natin YouTube Desktop Mode. Yan yung ginagamit ko guys kasi mas madali siya compared dun sa i-type pa natin YouTube, www.youtube.com. Maihalin tulad nyo naman. Tingnan nyo na lang din. Pero ito, ma-advise ko to kasi ang bilis lang talaga nito. So, yan, YouTube Studio. Then, click natin to, sign in YouTube. Ah, diba? Diretso na siya sa ano natin, channel dashboard. And then, after that, punta tayo sa video. Ayan, nung makikita nyo, nandyan na yung in-upload natin kanina as private. Then, i-edit natin siya ngayon. I-click lang natin itong pencil sign dito sa tapat ng title ng video or sa tapat ng video. I-click lang natin yan. Okay. So yan, edit natin, palitan natin yung title. Meron ako naisip na ibang mas okay. So yan, Western Union, no longer. Actually, this is my Premiere last time, pero ngayon ko lang na-edit yung tutorial na to kasi na-busy tayo. Pero yan naman, as a reference lang to. So para lang meron tayong pagbasihan. So yan. Okay, ano na yung title, lagyan natin. So yan, kompletohin lang natin bago tayo mag-proceed sa next process. Then, next is maglagay tayo ng thumbnail. Actually guys, meron na siyang suggested dyan, pero mas maganda kung gumawa tayo ng sarili nating thumbnail. So yan, select natin. May hinanda na tayong thumbnail kanina, in-edit na natin. So ngayon, choose lang natin. Yun na yung ating ilalagay. And then, syempre, lagay natin description. Ang description, 5,000 character siya guys. So, mas marami, mas maganda. Hindi natin lagay ng hashtag or other description na pwede nating mailagay. Kung kaya nating punuin yan, punuin natin, mas maganda. So dito, konti lang yung ilalagay natin. Lagyan lang natin ng dalawa. Ako na bahala mag-additional. Then kayo na lang din po siguro, syempre, tags and description, maglalagay kayo base or depende sa content na ginawa ninyo. And check natin. So okay na, this is not made for kids, so choose natin yung no. Then maglagay tayo ngayon ng end screen. End screen, ito yung lumalabas dun sa dulo ng ating video. So yan, meron tayong iba't ibang layout. Pili lang po tayo dyan. Then, tayo rin po yung magde-design kung ano yung gusto nating lumabas or aling video yung gusto nating lumabas. Pwede po siyang recent upload or pinakabago nating upload. Or yung suggested best for viewer.
Pero dito, ako gusto ko nilalagay ko yung mga bagong upload. Pinapalitan ko sila lahat sa isa or ina-update ko sila lahat. Nilalagyan ko na rin ng channel ko para pwede nila i-click yung mismo yung channel ko. And then yung location kung saan natin siya gustong lumabas, pwede nating i-move or i-set yan. Then after that, kung okay na, i-save lang natin guys. Okay na. Then maglagay din tayo ng cards. Dito sa cards, pwede tayong maglagay kung gusto natin videos or playlist or link or channel na gusto natin i-recommend, pwede rin. So, tayo na lang po yung pipili. And kung okay na ako, nakapag-decide na kayo, nalagyan na natin, huwag nyo kakalimutang i-save guys. Then proceed tayo, ayan, meron ng tag, so okay na muna yan. Then set na natin siya as premiere, so click lang natin itong visibility. Then okay lang, hayaan nyo lang siya na naka-private. And then click lang natin itong schedule. So yan, nandiyan nakalagay yung date, kung anong date yung gusto natin. And then syempre yung time. Ayan. So usually Saturday ako, every Saturday 17 PM. So yan, okay na. So set lang natin, set as premiere. Then after that, click natin to done. Ayan. So okay na, nakaset na siya. Then of course, wag din natin kakalimutang i-save. Kasi bali wala po lahat ng ating ginawa kung hindi natin siya masisave. Yeah, so, save lang po natin. Okay. Pwede na natin siyang i-check sa YouTube natin kung okay na, kung all set na. But before that, syempre, kung monetize channel po tayo, huwag natin ikakalimutan i-on yung ating monetization or yung ads para doon sa video. So, click lang natin itong dollar sign dito sa left side. Then, choose natin. So, click lang natin on. I-on natin siya. Ayan. So, check lang natin different types of ads. And overlay ads, sponsor cards, skippable ads and non-skippable ads. So yan, check lang po natin yan lahat. And then syempre yung pre-roll and post-roll. Before and after ng video, kung gusto natin meron siyang lumabas na ads, check lang po natin yan. And then manage mid-rolls. During video mid-roll, dito tayo magsiset or maglalagay ng mga ads kung saan natin siya gustong lumabas. So dahil gagawa tayo ng sarili natin na ad breaks, delete natin yung suggested or nilagay ni YouTube mismo. So yan, mag-move lang natin yung cursor or yung kung saan location, specific location na gusto nyo lumabas yung ads. Ayan, move lang natin and paulit-ulit lang po yung proseso hanggang sa maubos matapos natin. Siyempre, once na malagay na natin yung ads, huwag po natin kalilimutang i-save or i-click yung continue dito sa taas. Yan, continue. Then, after that, so double check lang natin. Then, save ulit natin. Importante na ma-save natin, guys. Kasi kung, again, kung hindi natin ma-save, bali wala po yung lahat ng ating ginawa. And then yun, okay na, all set. So, ngayon, i-check natin sa YouTube kung okay na ba ako, nakaset na ba siya. Okay, exit tayo dito. Punta tayo sa ating YouTube account. YouTube app, i-check natin. So, yan na dito sa YouTube studio natin. Ayan, all set na siya. Nakaset na siya as premiere. Pero double check natin sa YouTube mismo sa channel natin. Okay, punta tayo your channel.
Okay, that's it. So, all set na guys. And kita nyo naman, ganun lang siya kadali. And sana nasundan nyo yung tutorial natin ngayon. And pwede nyo naman ulitin kung meron kayong hindi naiintindihan. And syempre, huwag mo kalimutan mag-like. Mag-iwan ka na rin ng komento kung meron kang tanong at sasagutin natin yan. Kung meron kong gusto ipagawa na tutorial, mag-comment ka lang sa baba at gagawa natin ng paraan. So, that's it. And again, thank you so much. Mabuhay po ang lahat. God bless us all. Keep safe always.